Hi guys, babala lang po ito sa mga mahilig sa online dating, lalo na sa paghahanap ng apam o partner. Mag-iingat po kayo sa inyong kachat. Huwag na huwag po kayong basta na lang sumama sa kachat nyo, lalo na pag hindi nyo pa nakilala or nakilatis yung pag-uugali ng inyong kachat para hindi po kayo mapahamak. Kailangan maging alerto kayo, maging smart kayo. Kailangan i-check background nyo, yung kachat nyo, bago kayo sumama. Kailangan kilalanin nyo yung pag-uugali. Huwag na huwag po kayong basta na lang sumama sa kachat nyo na hindi nyo pa nakilala yung pagkatao ng kachat nyo. Para hindi po kayo maitulad kay Benny Lynn at saka itong sa anak niya na si Jenica Burke. Ang story po guys kay Benny Lynn, ito si Benny Lynn, nakapag-asawa po siya ng British. At ito yung anak nila na si Jelica Burke. So, dinala sila doon sa UK. Then, after a month, na-failed po yung marriage niya doon sa British, siguro ng Islam kasundo. Tapos, ito si Benny Lynn, nakistay na lang sa shelter. Alam nyo guys, pag nasa shelter, parang ano ka na eh, wala kang pera. So, doon sila sa shelter nakatira, kasama niya yatong baby niya, yung anak nila na si Jelica Burke. Tapos ito si Benny Lynn, siguro na-depressed na siya or nangangailangan siya ng companionship. Nagkaroon siya ng kachat sa online dating na nakachat niya yun si Andrew Enes from Scottish. Imagine, hindi pa niya nakilala ng lubusan yung pagkatao ni Andrew Enes at sumama agad siya. At ang sinapit sa kanya ay napakasakit. Ito si Benny Lynn at saka si Jelica. Minorder ng kanyang kachat na si Andrew Enes at ibinaon sa kitchen floor. Imagine. Siguro, di rin natin masisisi. Siguro, nasa depression na si Benny Lynn. Nangangailangan siya ng companionship. Kaya, hindi na lang niya naisip yun. Basta na lang siyang nagtiwala sa kachat niya. At sumama siya. Hindi man lang niya iniisip kung anong maging mangyayari sa kanya. Sumama na lang siya dun sa lalaki na kachat niya from Scottish. So, napakasakit talaga ang sinapit sa ating kabayan na si Benny Lynn at saka sa anak niya na si Jelica Burke na 2 years old. Dahil nakatira sila sa shelter. Pag sinabing nakatira ka sa shelter, as in walang wala ka ng pera, siguro depressed na siya or nakikipagsapalaran na lang siya na maghahanap ng apam through online para mabigyan niya ng magandang kinabukasan ang kanyang anak or gusto niya ng companionship. Kaya nakikipag chat siya sa lalaking ito na si Andrew Enes from Scotland na hindi man lang muna niya kinilatis ang pagkatao ng lalaking to. So sumama siya guys, nag-trust siya agad sa lalaking to na hindi niya pa lubusang nakilala. Sumama siya doon sa Scotland. And then, ayan, minorder siya sa lalaking ito at ibinaon sa kitchen floor kasama ang kanyang 2 years old na anak na si Jelica Burke. So, yun ang pinakamasakit sa nangyayari sa ating kabayan. Kaya guys, lesson learned. Wag na wag po kayong basta-basta na lang sumama sa kachat nyo na hindi nyo pa nakilala. Hindi naman lahat, no? Mayroon naman din mga ibang kababayan na nakahanap ng apam na maganda naman ang kanilang buhay. Hindi naman lahat. Pero, mag-iingat po kayo para hindi po kayo maitulad kay Benny Lynn at saka sa anak niya na si Jelica Burke. Napakasakit ang nangyayari sa kanila. Minorder sa lalaking ito na si Andrew Enes at ibinaon sa kitchen floor. At ito, nakulong na to siya guys at nahatulan ng 36 years in prison. Imagine 36 lang, dapat
lifetime na dahil isa pala tong killer. So yun ang lesson learned sa atin, guys. Huwag na huwag po kayo basta-basta na lang sumama sa kachat nyo na hindi nyo pa nakilala. So I hope meron kayong natutunan sa video na to, and mag-iingat po kayong lahat sa mga taong na hindi nyo pa nakilala para hindi po kayo mapahamak. God bless po.